si Juan Luna y Novicio Ancheta, o mas kilala na Juan Luna, ay isang Pilipinong pintor, aktivista at bayani. Kilala siya sa kanyang obra na Espolyarium, isang dibuho ng pagkaladkad sa mga bangkay ng mga natalong gladiator sa Colosseum ng Roma. Ang makapagbagbag damdaming eksenang ito ay maaaring itulad sa mga kasawian ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Ipinanganak si Luna sa Badoc, Ilocos Norte noong October 24, 1857 ni Joaquin Luna at Laureano Novicio. Siya rin ay kapatid ng pinakamagaling na general ng Revolusyon na si Antonio Luna. Si Juan ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts sa Ateneo de Manila matapos ang paglipat ng kanyang pamilya sa Maynila. Siya ay nagkaroon ng interes sa pagpipinta dahil sa impluwensya ng kanyang Kuya Manuel na hamak na mas magaling na pintor ayon kay Rizal. Si Luna ay nagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa Eskwela Nautica at matapos ay naging isang marino. Kapag nasa Maynila, nagpapaturo siya sa kanyang guro na si Lorenzo Guerrero sa pagpipinta. Noong 1877 ay naglakbay sa Europa at pumasok sa Eskwela de Bellas Artes de San Fernando kung saan nakilala niya ang pintor na si Don Alejo Vera. Dito ay namulat siya sa sining ng Renaissance at mas naging dalubhasa sa pagpipinta matapos ang paglalakbay sa Roma. Maganap ang 1881, nanalo siya ng medalyang pilak sa kanyang dibuhong La Muerte de Cleopatra sa pandaigdigang kompetisyon na Exposición Nacional de Bellas Artes sa Madrid. At dumating ang 1884, ang kanyang obra na Espolyarium ay nagwagi ng isa sa tatlong gintong medalya sa parehong kompetisyon kasama ang isa pang Pilipino na si Felix Hidalgo. Kasama ang ilang tanyag na Pilipino at mga kaibigang Espanyol, ginanap ang isang salo-salo noong June 25, 1884 kung saan ipinagmalaki ni Rizal ang hindi matatawarang galing ng mga Pilipino na bagamat naturingang mga indyo ay mas hamak na marunong sa mga Kastila. Hindi naglaon, naging tanyag si Juan at naging kaibigan ng hari ng Espanya. Ipinagawa sa kanya ang isa pa niyang obra na tinawag na La Batalla de Lepanto na kalaunay nagwagi rin ng gintong medalya noong 1888. Noong 1885 ay natapos niya ang dibuho ng El Pacto de Sangre na nagpapakita ng sandugo ni Miguel Lopez de Legazpi at dato si Katuna na ngayon ay nakapaskil sa loob ng Malacanang. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay idinakip siya kasama ng kanyang kapatid na si Antonio Luna noong September 16, 1896. Dahil sa pagiging tanyag na pintor ay pinalaya siya noong May 27, 1897 at bumalik sa Europa. Sa pamahalang revolusyonaryong Emilio Aguinaldo, isa siya sa piniling maging bahagi ng delegasyon para sa pagpapakilala ng bagong republika sa ibang bansa. Sa muli niyang pagbabalik sa Pilipinas, ay nasagap niya ang balita ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Antonio Luna. Nagbalik siya ng Hong Kong at maganap ang December 7, 1899, ay binawian ng buhay dahil sa atake sa puso.